Okay, alright. So, magandang hapon, no? So, sa lahat ng nanonood, so magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon mga tol, sa hapon na to, i-share ko sa inyo kung paano magkabit ng plate number at saka yung RFID na kasama galing sa LTO. So, yung NMAX ko na to, dumating na yung plate number niya, no? So, yung plate number niya ay kinabit ko na dito sa likod. Yan. Yan po yung plate number niya. So, kailangan yung bolt dito, higpitan nyo ng maayos, pati dito sa kabila. Kasi, pag once na tumakbo na kayo, pag nag-vibrate na, so may tendency na lumuluwag yung dalawang bolt niya. So, baka hindi nyo mapansin, so malaglag yung plate number nyo, no? So, yan, maganda na siya tingnan, no? Dahil may plate number na. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung RFID. Yan. So, yung RFID niya, so ito mga tol, ito yung RFID kasama sa plate number. So binigay ni Yamaha. So tatlong taon din ako naghintay sa plate number ko, no? So matagal din, 3 years din yung paghihintay ko bago dumating yung plate number sa NMAX ko, no? So ito, itong RFID, so doon to siya idikit sa headlight sa baba. Dito, pakita ko sa inyo, yan. Yan. So ito, dito siya ikabit sa baba. So kailangan pag bago niyo siya ikabit, so linisan niyo muna tong headlight na to, kasi pag once na hindi niyo to nalinisan tapos kinabit niyo to ng diretso, dinikit niyo, so hindi ganong makapit, dahil syempre lalo na pag naglagay kayo ng pampakin tab sa motor niyo, so useless lang, matanggal na yung RFID na to. So kailangan talaga nakakabit to siya dito, itong RFID. Dahil pag yung plate number lang yung nakakabit, tapos itong RFID is wala. So pag na-checkpoint kayo ng HPG, Highway Patrol GOP, so hanapan kayo. Kaya yun ang sabi sa akin ng taga-Yamaha, kailangan yung plate number nakakabit, pati itong RFID. So ngayon, umpisahan na natin, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit dito sa RFID sticker dito sa headlight, no? So tara! So mga tol, kailangan may basahan kayo, no? So punasan nyo lang to dito, itong headlight. Yan. Yan, punasan nyo lang yan para matanggal yung mga dumi-dumi. At saka pag dinikit nyo na yung RFID, so makapit siya, hindi siya mabilis matanggal. Yan, kasi kung kayo ay mahilig maglagay ng pampadulas dito sa NMAX, so pag hindi nyo pinunasan, so pag dinikit nyo na yung RFID, so hindi siya ganong makapit, kaya kailangan linisan nyo. Ayan, punas-punas lang, no? Ayan. So ngayon, yung RFID na naman yung ipakita natin kung paano i-kabit. Ayan yung instruction nyo, no? Ayan, ganyan yung tama, ganyan. So ngayon, ikabit na natin siya, no? 5 minutes later. So ayan, no? Naikabit na natin yung RFID. So yan. So wala siyang bubbles. So dito ko sana siya ilagay, kaso medyo hindi siya pantay, baka ay matanggal siya, no? So kaya dito ko na siya nilagay. Ayan. Okay. So yan, naikabit na natin yung RFID. So yan. So yan mga tol, no? Ganyan na yung pagkabit ng RFID. Yan. So yan. So hanggang dito na lang mga tol. So yung i-share ko na sa inyo kung paano ikabit yung RFID. So sa mga bago dyan sa YouTube channel ko, so huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. So huwag ninyo din kalimutan pindutin yung notification bell, no? Para updated kayo sa susunod ko na video. So maraming salamat and God bless.